Each of you should give what you have decided in your heart, for God loves a cheerful giver. Welcome back to our channel, Surigao San. Ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng aking followers, subscribers, at sa iyo na bago pa lamang nakabisita sa channel, thank you so much for subscribing. At ako'y mag-shoutout muna sa ating mga ka-TH in abroad. Kumusta kayong lahat dyan, guys? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat dyan. Kahit sa ang sulok ng mundo, ang galing ng mga Pilipino. Okay, at ating tatalakayan ngayon itong treasure marker na hugis dahon at mayroong mga dot. Ano kaya ang kahulugan nito? Atin i-analyze dito sa video na to. Okay, mga ka-TH, nandito ang picture na padala sa atin ng ating ka-TH at atin ito i-try pag-analyze kung paano pwedeng hanapin or pwedeng malocate natin ang eksaktong digging spot sa sign na ito. Okay, sa itong picture na ito, guys, kung napansin mo dito, parang merong letter A. Sa tingin ko yan ay number 4. Ang number 4 ay going to north, ang meaning sa treasure hunting. Ang number 4 ay going to north, norte, ganyan. So, kung ang norte ay nandito, guys, naka-align sa itong dalawa. Kung ang norte ay dito, eksakto ang treasure marker na yan. Kung ang norte ay naka-align at ang south ay nandito sa kaliwa. Kaya i-try nyo, guys, magdala ng kumpas at tingnan nyo ang direksyon kung norte ba ang alignment nitong dalawang circle dyan. Isa yung distansya, isa yung kahulugan item. So pag ganito maliit ang isa, yan ay 5 meters distance papunta dyan. So 5 meters. Unahin muna ang going to north. Kung ang norte ay papuntang itaas, unahin muna ang norte. Ganun pa rin, sa norte ay 5 meters ang hukayin. At kung wala ay atin na sundan kung saan naka turo itong dalawang holes. Okay, itong malaki, which is item, and then itong isa distance. Atin yan i-align at sa 5 meters sa unahan doon tayo mag-test dig. At kung wala, pwede tayong bumaliktad sa kabila. Okay, ulitin natin, guys. Kung wala sa papunta dito in 5 meters, nagukay tayo dito. Example, 2 meters test dig, walang nakitang maganda na marker sa test dig, huwag magpatuloy. At tayo ililibat sa opposite na direksyon niya. Dito sa kanyang, ito sa likod niya or sa kaliwa. Ganun pa rin na distansya, 5 meters test dig. So meron tayong dalawang, make that tatlong digging hole sa distansya na 5 meters lamang. Maganda na sign itong number 4, guys. Yan ay maliit lang na pagkamarka pero mabasa mo pa rin na yan ay number 4. Yan ay norte sa treasure book. Meaning, okay, at patuloy tayo dito sa isang picture. Ito naman, guys, pinangalanan ko lang ito na dahon kasi hugis dahon siya, pero sa tingin ko ito pa rin ay right foot. Kung makita nyo, guys, matulis kasi siya, nagaganyan parang papaya, kaya dahon ang aking title, pero actually sa tingin ko ito ay foot, right foot, na ganyan. Parang bakat ng sapatos, hindi foot. Right shoe marker ang dapat itawag dito. Wala kasing mga daliri. Ngayon,
Saan ba ang direksyon yan, guys? Meron siyang binigay na mahabang linya dito sa itaas. Ito ang unang napansin ko. Ayan, tapos merong mga guhit na tatlo na malalim. So this can be 3 or 15 meters. So dalawang distansya yan. Pwedeng 1 meter lang ang bawat guhit. Pwede ring 5 meters ang bawat guhit. Kung yan ay maiksi. At kung hindi kayo tamarin, guys, pwede rin 10 meters ang bawat guhit. So pwedeng pumunta pa tayo sa 30 meters. Okay, at tingnan natin ang direksyon. Kung kunin natin ang direksyon ng sapatos na ito, kunin tong tulis niya, ay dito siya papunta. Oops. Sa banda rito, guys. And then itong linya naman dito, pareho sila ng angle. Kaya ako'y naghinala na diyan talaga ang direksyon. So, dalawang make that tatlong digging test dig holes ang gawin natin. Una ay sa 3 meters test dig hole. Alam nyo naman, guys, kung ano ang makikita nyo sa test dig, di ba? Kung masyadong matigas ang lupa, intact, hindi nagalaw, huwag na kayo magpatuloy. Pero kung may makita kayo ng mga man-made object sa 2 meters deep, diyan magpatuloy na kayo. So pangalawang hukay ay 15 meters and then lastly, pinakamalayo ay 30 meters. Kasi ang line pwedeng 10 meters bawat isa niyan. Ngayon, yan ang tinuturo ng paa, nitong paa tsaka ng linya. Hindi pala pa itong shoe marker. At itong linya rin ay pareho sila ng tinuturo. So ito yung ating unang approach dyan. Tatlong hukay going sa north southeast. Southeast ito. Kung tama man na ang posisyon yan ay standard sa kompas. Kung nagaganyan yan, guys. Ayan. Yan ay southeast. Almost 45 degrees. Kaya maganda. Tumama siya sa 45 degrees. Ngayon, kung itong mga butas naman ang pagbasihan natin, merong dalawang butas dito. Ito, isa. Nalawa, tatlo pala. Ayan, at iba ang kanyang direksyon. Kung ating i-align, ay iba ang kanyang ibibigay na direksyon na kaganyan. Kaya sa palagay ko, hindi ito direksyon. Ito ay mga sign ng tinatawag na separated treasures. Kasi ang paa na symbol, pag meron siyang dalawang dot, guys, na nagaganyan, pwedeng mga treasure itong mga bilog. So ganito ang nakita ko rito, guys. I-try lang natin to. Kasi ganito lang naman talaga, analyze lang ito. At hindi man tayo magkasakit kung ating i-try ang pag-analyze dyan. Okay, so ito ay gawin natin na first digging site. At din pangalawa, ito yung mga treasure, guys. Tinatawag ko ito na separated treasure at ito yung pangatlo. Ang pangatlo ay naka-align sa ating linya kanina, 3, 5, 15. So, dalawa na lang ang ating kunin. Ito kasi naka-align na to, guys, dito. Eksakto na siya. So, kung meron man kanina, ay nakuha na yan. Kaya dalawa na lang ang natira. Ito na lang dalawang hole na nag-symbolize ng buried items. Ngayon, ang unang gawin dyan ay ganun pa rin.
bawat hole ay 5 meters. Punta tayo dito ng 5 meters. That is southwest. Southwest ito guys, 5 meters. So pagdating natin sa 5 meters, test dig tayo ng 2 meters. At kung walang makita, meron ba tayong option dyan guys kung walang makita? Kunin lang ang layo nitong paa. Itong sapatos pala sa hole in inches. Okay. At kung yan ay sa tingin ko ay 10 inches, magiging 10 meters. So merong dalawang distansya guys, 5 meters to 10. So pangalawang test dig hole sa direksyon na ito ay 10. Estimate ko lang yan, depende kung anong sukat yan in actual. Ngayon dito naman tayo guys sa isa, sa pangalawa. So punta naman tayo sa 5 meters. Test dig tayo dito guys, 5 meters. At kung wala, ganun pa rin, kunin ang haba nito. Sabihin natin 8 lang yan kasi maiksi, 8 inches. So magiging 8 meters, punta tayo sa 8 meters. Ito ang pangalawang test dig sa hole na yan. So 5 and 8, example lang yan, 5 and 8. Depende yan kung anong talagang sukat dyan sa actual. So 5 and 8 meters distance, dalawang test dig dito sa hole na ito. Okay guys, so I wish you luck. Walang surindiran. Ganyan talaga. Iplano nyo ang bawat hukay nyo guys. Huwag kaagad isang araw lang na ubusin nyo paghukay ang buong area. Mapapagod kayo niyan. Dapat weekly, Sunday or Saturday, trabaho muna tayo ng yung ating regular works. And then on weekend, like Saturday and Sunday, pwede tayong mag-treasure hunt sa bundok. At siguraduhin nyo ng bundok na yan ay pag-aari nyo or pag-aari ng iyong kaibigan. At gumawa kayo ng kasunduan na papel. Kasi kung hindi kayo gumagawa ng kasunduan, magkagulo yan pag mayroon ng makuha. Lalo na ang may-ari ng lupa, bigla na lang yan sabihin na sa kanya lahat. Kaya, kailangan merong itong kasulatan. Sharing. Okay, at mas malaki ang sa treasure hunter guys. Pwedeng 70-30 sa may-ari ng lupa kasi ang treasure hunter ang nag-funding itong gumagastos lahat ng pagkain at saka mga tools at ng mga tao. Okay, at ako'y magpaalam na, Surigao San, nagsasabi na may the fortune be with you, God bless you all, at ingat kayong lahat. Ciao for now.